So ang Warriors ngayong offseason ay maraming pinaplano para sa kanilang lineup. At naibalita nga lang nitong nakaraan na aalisin na nila si Kevon Looney dahil hindi pa nga natin tiyak kung gagamitin ito para sa kontrata ni Klay Thompson or maghahanap sila ng mga bagong center na alam nating makakatulong sa two-time MVP na si Stephen Curry. Ganun pa man, bukod sa pagpaplano nila sa kanilang lineup, madami nga din silang tinatarget na mga all-star player at ang kasalukuyan nga nilang ang ina-acquire hanggang sa ngayon ay ang former all-star na si Jimmy Butler. Ngunit sa pinaplano nga ng Warriors front office sa former all-star, tinitignan nga din nilang availability ni Lauri Markkanen sa trade market at hindi nga lang Warriors ang nagkakaroon ng interest sa player na ito dahil nakapila na nga din ang Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Houston Rockets, OKC Thunder at Miami Heat. Well, sa lahat ng team na ito ay posibleng Warriors ang may pinakamagandang offer para sa Utah Jazz dahil kung handa ngang ibigay ng Warriors front office ang kanilang mga batang players kabilang na si Jonathan Kuminga, walang duda na papayag kagad dito ang Jazz, lalo na't kinakailangan nga nila ang mga batang players ngayon dahil papasok na nga sila sa rebuild mode. Ngunit alam naman natin na hindi papayag ang Warriors na maging kabilang si Kuminga sa trade na ito dahil sa lahat nga ng young players ng Warriors, si JK nga ang kanilang iniingatan dahil nandun na nga ang potensyal ng batang player na ito para maging isang star player. At kung hindi nga ibibigay ng Warriors front office ang batang player na ito, posible ang maging kabilang dito ay sila Brandon Podziebski at Trace Jackson Davis na alam nating mataas-taas din ang value sa season ito. Samantala, sa maagang pag-iensayo naman ni Jonathan Kuminga ngayong off-season, sa ngayon nga ay kitang-kita ang improvement ang kanyang mga handles at halos nagmamala Kyrie Irving na nga ito mula sa turo ng kanyang development coach na si Antwell. So ang trainer ni Kuminga ngayong off-season ay marami na nga siyang naturuan ng mga players sa NBA at kabilang na nga dyan sila Jaylen Brown, Kevin Knox, Kevin Porter Jr. at Dejounte Murray. So maganda nga naging plano ni Kuminga sa kanyang improvement dahil sa season ito, bagamat nakakatulong siya sa two-time MVP na si Stephen Curry, problema pa nga rin sa batang player na ito ang kanyang turnover. Ngayon nga ito na ang kanyang ini-improve pang mas makasabay na nga siya ngayon sa kanila mga veteran players na sila Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. At hindi rin malayong maabot ni Kuminga ang potential ni Jaylen Brown dahil iisa na nga sila ngayon ang development coach. At kung anong mga diskarte noon ang itinuturo kay Jaylen Brown, posible na itinuturo din ito ngayon kay Jonathan Kuminga. Medyo may pagkakahawig nga din ang kanilang playing style. Ngunit sa handles and shooting nga lang mahina si JK, kaya naman sa ngayon nga ay medyo malayo pa ang kanilang similarities. Ngunit dadating din naman ang oras para kay Kuminga dahil ganito din naman ang pinagdaanan noon nila Jason Tatum at Jaylen Brown bago nila maabot ngayon ang NBA Finals.